Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa tayo ng puto cheese. Pero, first time po natin itong gagawin kasi request lang po ito sa isa sa mga subscriber natin. So, bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click mo na po ang subscribe at ang notification bell para lagi ka po ma-update. Okay, siya po ang nag-request. Si Ma'am Francesca Maceda, siya po ang nag-request ng puto cheese na to na merong all-purpose cream. Okay, so ito po yung all-purpose cream. Dahil galing po yan sa ref namin, so na-chill po yan, kaya kailangan natin gamitan ng hand mixer. Ayan, para matunaw kasi nabuo-buo po kasi siya. Then, lagay na natin yung all-purpose flour. All-purpose flour po yung gamit natin ngayon. So, 2 cups po ang gagamitin natin. Kaso, biglang nagbago yung isip ko. Kasi nakita ko po, sobrang creamy siya. Kaya dinagdagan ko ulit ng 1 cup. So, mamaya, makikita nyo yung dinagdagan. Ayan, ganyan siya. Kasi ang ginamit ko po na all-purpose cream ay Angel. So, ang laki po nung isang kanya. Kaya, ang dami po nang nagawa nung ginamitan na, nung winisk natin siya. Ayan, naglagay po tayo ng 1 cup ng asukal. Puting asukal po yung gamit natin dito. So, ayan po kung mapapansin nyo, nung hinahalo po natin ay sobrang creamy po yung ating puto butter. So baka inaisip ko baka mauumay tayo nito kapag ganito, since first time natin kakain ito. So siguro po kailangan natin magdadagdag dito ng flour. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, tutubigan ko po siya ng 1 cup muna. 1 cup water muna, tapos mamaya tayo mag-a-adjust. Kasi, para ano, matansya natin. Hindi pwedeng buhos lang tayo ng buhos ng liquid ingredients. So, ayan, 1 cup muna na tubig. Then, haluin natin. Para matansya natin kung ilan pa yung pwede natin itagdag. By the way, nilagyan ko po pala yan ng 2 tablespoons na baking powder. Hindi ko lang naipakita sa video. Kasi hindi pa pala naka-on yung video kanina. Ayan. So, ilalagay ko naman po sa description ng video na to yung kumpletong sukat ng lahat ng ingredients. Kasi medyo nag-adjust-adjust tayo. Kasi nga, first time natin itong ginawa. Suggestion ito ni Ma'am Francesca. Ayan, mamaya maraming titikim nito kasi magbibigay ako sa guard ng subdivision namin para matikman nila yung request ni Ma'am Francesca. Ayan na po yung sinasabi ko na 1 cup na all-purpose flour na idinagdag natin. So, alam na po yan, kapag ka nagdagdag ka ng all-purpose flour 1 cup, lahat po ay dadagdagan mo rin. Dadagdagan din natin yung sugar, kasi magiging matabang na po yan. So, dito naman po sa 3 cups na all-purpose flour, pwede kang gumamit ng 2 cups ng sugar, pwede ring 1.5 cup lang po. Yan, di nga po pala ako naglagay ng egg dito sa ano natin, sa puto natin ngayon. Wala pong egg yan. So, kung gusto mo rin po na maglagay ng egg, pwede naman. So, sabi ko kanina, nagdagdag ng all-purpose flour, kailangan din magdagdag ng baking powder. So, nagdagdag din po ako ng 1 tablespoon. Magdadagdag din tayo ng water dito. So, bali po ang tubig na total na inailagay natin, kasama na po itong padagdag-dagdag na kunti-kunti ay 2 cups. At ang sugar po ay 1.5 cup. So, yun, ayos. Ayan, 1.5 yan. Tapos mamaya ulit magdadagdag ako. Tansyahin muna natin yung
ating mixture. So ayan, gamitan na natin ng wire whisk para malaman na natin kung ilan pa ba talaga yung kulang natin na tubig or liquid ingredients dito sa ginawa natin. Ayan, sabi ko po kanina, pwede ka maglagay ng egg kung gusto mo, pero ako po, wala po ako nilagay na egg sa ano natin, sa ginawa natin. Kasi feeling ko nakakaumay na po. So, ano lang po yan. All-purpose cream lang yung magpapaano niya, magpapasarap ng ating puto ngayon. So, maglagay din po tayo ng vegetable oil. Ang vegetable oil po natin ay 7 tablespoons. 7 tablespoons po na vegetable oil. Ayan, ihalo natin. Pagkatapos ay saka natin natatansya yung tubig natin. Kung ilan pa ba talaga yung kailangang tubig. So, wag po natin panggigilan yung paghalo. Yung sakto lang po na paghahalo kasi alam naman po natin na kapag na-overmix po ang puto, ay hindi po siya umaalsa. So, para maiwasan na hindi umalsa, yan, kailangan light lang yung paghalo natin. So, balo ang total po ng tubig na ilagay natin sa buong paghahalo natin ay 2 cups. 1.5 cup ng asukal at 3 cups ng all-purpose flour. Yun po yung mga ingredients natin. Kasi ba, malito kayo kasi installment yung paglagay natin. So, hindi ko na rin po ito sasalain ngayon kasi buo-buo po kasi yung yung all-purpose cream, baka hindi yan lulusot sa ating strainer kaya hindi natin sasalain. Anyway, nasala naman natin kanina bago tayo mag-umpisa. So okay na yun. So maganda na yung ating mixture pagka ganito na yung itsura. Okay na to, pwede na nating umpisahan yung paglalagay sa molder. So, habang ginagawa ko nga po pala ito, ay nagpapakulo na po ako ng tubig sa steamer. Kasi kailangan kulong-kulo po yung tubig sa steamer natin. Ayan. Ilagay ko lang to sa maliit na pitcher para hindi siya magtapon-tapon sa paglagay natin dito sa ating mga puto molder. By the way, hindi po ako nag-grease ng ating mga puto molder. Kasi meron naman na pong vegetable oil yung ating mixture. Pwede mo pong i-replace ang vegetable oil ng coconut oil, pwede pong melted butter, or pwede rin po na melted margarine. Same lang po nun, 7 tablespoons para dito sa 3 cups na all-purpose flour. Ayan, huwag po natin sobrang punuin kasi baka aapaw siya mamaya pag steam natin. Yan. Pero wag naman din pong half lang kasi ang liit po ng magiging puto natin kapag half lang po yung nilagay natin. So, ayan. Medium size po ang gamit natin ditong molder. So, kapag medium size po ang ginagamit pong molder, 10 minutes ko po yan na ini-steam. And then, after 10 minutes, saka po siya nilalagyan ng cheese. Yung cheese na in-slice natin. So, ayan. Ready na po yung ating puto. Ayan. Tinakpan na natin. Meron po laging cloth para hindi matuluan yung puto natin. So, after 10 minutes, maglalagay naman po tayo ngayon ng cheese. So, sa pag-slice naman po ng cheese, depende na sa'yo kung malalaki or kung maliliit, kung square o kaya mga pahaba. So, nakadepende na po sa'yo yung... Ako iba-iba, may square, merong rectangle. So, iba-iba yung pagka-slice ko ng cheese. Nagdidepende kasi ako minsan pag-slice ko nasisira, kaya nagiging iba-iba yung shape niya.
So, pagkatapos po natin itong lagyan ng cheese, isasalang po ulit natin siya ng 2 minutes sa ating lutuan, sa ating steamer. So, by the way, medium lang po ang gamit ko, hindi po low heat. Kasi parang hindi kumukulo kapag low heat. So, yung medyo malakas naman. So, after 2 minutes po, ito na po, luto na po yung ating puto cheese with all-purpose cream. So, creamy na creamy po ang ating puto cheese. Medyo ano siya, medyo mamasa-masa siya siguro. Nasobrahan siya ng all-purpose cream, buti na lang umano siya, umalsa siya. So, ayan, ganyan po yung itsura. Ayan. Ito po yung ating finished product. Ma'am Francesca, sana po magustuhan mo ito. At kung ipa-follow po natin itong ating recipe, make sure lang po na lahat po ng mga measurement ng mga ingredients ay nababantayan po natin. So hanggang dito na lang muna po tayo. Again po, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, favor naman po, pakisubscribe naman po ang ating channel para lagi din po kayong updated sa lahat po ng mga bago natin na mga lulutuin. So kung may request po kayo, i-comment down below nyo lang po para mabasa ko po at magawa natin. So hanggang dito na lang po muna. See you next vlog. Maraming